So, narito po yung mga kailangan natin para sa ating corn dog without cornmeal. Kailangan po natin ng itlog, asukal, asin, baking powder, gatas, all-purpose flour, breadcrumbs, mantika, mozzarella cheese, jumbo hotdog. So, ang una pong gagawin natin sa hotdog, ihiwain natin ito. Optional lamang po ito. And then, tutusukin po natin ng barbecue stick. And then, set aside. Tapos, sa isang bowl po, pag-ahaluin natin yung all-purpose flour. Magtitira po tayo ng konting all-purpose flour para mamaya pang tas. Sunod ay asukal. So, ganun din, magtitira din po tayo ng konting asukal pang sprinkle mamaya after natin maluto yung ating corn dog. And then, next is baking powder, salt. And then, mix lang po. And then, ilalagay natin yung isang itlog at hahaluin ulit. At saka, ilalagay natin ang pinakalast, ang ating gatas, at hahaluin maigi. Pwede po ninyong gamitin ang kamay ninyo, basta as long as malinis po ang kamay ninyo, hanggang sa maging smooth lamang po ang ating dough. So, malalaman lamang po natin kung pwede na ang ating dough kung hindi na dumidikit sa ating mga kamay or sa bowl. So, kung kunwari wet pa siya, dumidikit sa ating kamay, sobrang dumidikit siya sa bowl natin, dagdagan nyo lamang po ng all-purpose flour. Pupulbusan natin yung baking area natin. So, ako wala akong baking area eh. So, ang gamit ko lang po ay chopping board na plastic. And this time, ang gagawin po natin, hahatiin po natin itong ating dough sa anim na part, in equal parts. So, depende sa'yo kung gaano kakapal yung gusto mo para dun sa inyong corn dog. Pero ako, anim lang. So, itatabi po natin yung mga hiniwa natin and then kunin natin yung isa. Iroll nyo lang man po para humaba siya. Ipa-flatten nyo po, double dun sa size ng inyong hotdog. Ang gagawin lang naman po natin ay irarap yung ating hotdog ng dough. So yan, ipa-flatten nyo lamang po gamit ang inyong malinis na kamay. At tutusukin natin ng tenedor. So this is also optional. And then, after natin siyang tusukin, ilalagay natin yung ating ginadgad na mozzarella cheese. Ayan, tapos pa-flat po natin, didikit natin dun sa ating dough yung ating cheese. At ngayon naman po, ilalagay natin yung ating hotdog. So, nasa sa inyo kung saan nyo gusto ilagay, sa gilid, basta gilid. Left or right, nasa sa inyo po yan. So, lalagay natin sa gilid, uumpisahan po natin dun sa dulo, magmula dun sa stick. Ayan, tapos iikutin natin. Okay lang kahit kinulang siya kasi, i-fix naman natin yan, babatakin natin yan hanggang makover lang yung hotdog natin. So, gaya pa ng ginagawa ko, ganyan lang po ang gagawin natin. So, nasa sa inyo kung gusto nyo totally covered yung ano natin, hotdog natin. It's up to you. Pero ako, choice ko yung gusto ko, nakikita ko yung hotdog. And then, tatabi muna natin tomato. Ito na po yung mga nagawa natin. Tapos, magbabati po tayo nung isang itlog natin. Hindi naman po kailangan na sobrang bit yung ating itlog as long as ganito lang yung maging consistency niya. Paliluguan natin ang ating hotdog kanina na binalutan natin ng dough ng ating itlog para dumikit ang ating breadcrumbs. Tapos, bubudburan naman po natin ng breadcrumbs ang ating corn dog na may itlog. Papainit po tayo ng mantika. Pisahan lang po natin siya sa malakas na apoy para madaling uminit ang ating mantika. At pag mainit ang ating mantika, saka po natin siya hihinaan. So ngayon, nasa sa inyo po kung gusto niyo po lubog na lubog ang inyong corn dog. It's up to you po yan. Kung marami po kayong pera pambili ng cooking oil, okay lang po yan. Mas better po. Pero kung gagaya ko po, nagtitipid po ako sa mantika, ito half lang. Pwede na siya. Baliktaran na lang ang gagawin natin discarded dito. As long as maluto lamang po ang ating corn dog. So, malalaman niyo lamang po pag luto na ang inyong corn dog kapag nag-change na siya ng color. And we are done. Ito na po yung ating gawa.
Sabi ko kung gusto mo yung sobrang tostado. So, ito yung ginawa ko. Merong parang light lang siya. And then, parang merong sobrang tostado dito. So, sabi ko yan. So, magdadrizzle lamang po kayo ng ketchup, yung choice po ninyo na sausawan. It's up to you po yan. Yung nakikita niyo pong yellow, homemade cheese sauce lang yan. So, yun. So, alam ko naman, napansin niyo, bakit wala naman siyang corn milk? Hindi naman siya corn dog kung wala naman siyang corn milk. Correct naman yun, di ba? Pero kasi, dito sa Philippines, mahirap maganap ng corn milk. Alam natin pag ganito ang itsura niya, corn dog na siya automatically, right? So, thank you for watching. Kung meron pa po kayong katanungan, tanong niyo lamang po yan, private message, or comment dyan sa baba. Yun lamang po. Thank you again for watching.